Hey guys, ngayon papakainin natin yung ating mga itik. So, i-share ko na rin sa inyo kung paano maiwasan yung mga unti-unting pagkamatay ng mga itik natin. So, yung mga sisiw natin, no? So, let's go! Bigyan natin ang pagkain para makita ninyo kung gaano sila katakaw. So yung pinapakain ko pala ay grower na, dahil sila ay dapat 1 month old to 5 months ay grower ang ipapakain. Pero ako, dahil gusto ko makatipid, pinakain ko na sila ng grower kahit na sila ay 3 weeks pa. 3 weeks old pa lang. So sinubukan ko, okay naman, wala namang problema kasi mas mura yung grower kaysa starter. So bigyan natin ang pagkain. Kunin ko lang yung pagkain. Ayan yung pagkain. Ayan na, ayan na sila guys. Bigyan natin ang pagkain. Ayan pa. So yan ay grower. So nakapilits na siya. Tingnan mo. So nakita nyo kung gaano sila ka lusog at gaano sila katakaw. Ayan, nakakatakaw nila. So ito guys, ako na ang nagpapisa nito. So hindi na tayo bumibili ng siho, dahil pag bibili mo yung siho ay 70 pesos yung itik Pinas. Yung babae lang naman, yung lalaki libre na yon. So mga katipid tayo, kasi ako na ang nagpapisa nito at ito ay pang limang batch at itong laman nito ay 123 piraso. So nung una guys, na-share ko na rin sa inyo yung simula tayo nag-alaga ng itik. So bakit ko pinili yung kumuha ng 1D old na itik para alagaan at papaitlogin, dahil gusto kong mapag-aralan yung itik. So ito nga, dumating na ako sa aking pag-aaral at napaitlog ko yung mga itik, at ako mismo rin ay gumawa ng sariling incubator para sa aking balot at pag-produce nitong mga maliit na sisiw. So yun ay aking nagawa lahat. So wala akong tulong galing sa labas, kundi ito ay sarili kong pag-aaral. Sarili ko itong sikap na pag-aralan itong mga itik na ito. At nung una nga na aking nabili na itik ay 480. Sa 480, 80 ang namatay. So, ibig sabihin, napakadami ang namatay. Kasi nakita ko yung diferensya noon. Nakita ko yung problema na yung itik pala ay kapag lagi silang basa, madali silang manghina. So madali silang mamatay, dahil sila ay madalas nag ipon-ipon sa isang lugar. So yung ilaw din pala na ilalagay dapat ay 1 watt bawat itik. So kung may 100 itik ka, isang 100 watts ang ilalagay mo, or dalawang 50 watts para magkaroon sila ng source ng init sa ilang sa kanyang katawan. Tapos sa pag-aral ko na ito, napakaliit ang namamatay. So sa ganitong pamamaraan, naiwasan ko yung mga pagkalagas ng aking mga itik. Ayan sila, oh. Sandali lang naubos. So, okay guys.
sa 123 na itik, so magtatatlong linggo na ito sila. Ang nakuha ko lang, ang namatay lang dito ay dalawa. Kasi nakita nyo naman na kapag sila ay tuyo, sila ay malusog. So hindi sila nanghihina. So yun talaga ang kanilang weakness, yung palaging basa. So yung basa, yung kanilang dibdib, yung kanilang puwitan banda sa lower part, at saka yung kanilang paa. So nanginginig sila. So kung matagal ang panahon na sila ay giniginaw, malamang hihina yung kanilang katawan at sila ay mamamatay, kasi magkakaroon sila ng stampede. So mag-iipon-ipon din sila doon sa lugar na kung saan yung isa. Ganun kasi yung karakteristik ng itik na ito. So yung itik Pinas ay ganyan siya, hindi siya katulad ng patiros na itik o yung mga natives na itik natin na mas ano sila, kalmado. Ito kasi madali silang magulat, madali silang matakot, ganyan sila. Pero pag sila ay lumaki na, nababawasan nila yung kanilang pagiging matakotin sa tao. So yun guys, iwasan nyo talaga yung palaging basa ang katawan nila. So kung maaari, yung tubigan niya ay hindi masyadong kalat, so nagkakalat ng tubig. At saka yung maliit pa sila, sinasawsaw nila yung ulo nila, kaya ayun, basa. Pagkabukas, meron ka magkukuhang patay na itik. So, isa, so sa loob ng isang buwan, makakarami ka rin na itik na mamamatay. So sa ngayon sa akin ay sa panglimang batch ko na ito ay wala ako masyadong itik na namamatay, dahil sa napag-aralan ko na yun pala ang kanilang mga kahinaan. At ang itik ko dati ay 480, so nagiging 400 na lang bali. So kasama na yung lalaki doon. So sa ngayon, umabot na yung itik ko ng 800. So 800 na yung itik ko ngayon. 800 na yung bago plus yung 400. So 1,200 na yung itik ko. At saka yung bagong itik na sa farm ay mahigit 1 buwan pa lang yung dalawang batch. So meron ako dito sa bahay, may tatlong batch dito na tira, kaya pang limang batch itong aking pinakita sa inyo. At saka meron pang susunod, kasi nga maganda naman yung area ko doon, kaya lalagyan ko ng maraming itik. Isusubukan ko naman yung nasa ground, kasi ito ay naka-fully, ano kasi yung kulungan ko, naka-hanger. So yung unang batch ng itik ko na binili ko talaga ay naka-hanger yun. So hindi yun nakalapag sa lupa mula nung nilipat ko doon sa aming kulungan. So itong aking pag-aral, subukan ko naman nasa ground sila. Pagkatapos nito, pagkatapos ng 1 buwan dito sa bahay, pakawalan ko na doon sa ground. So yun guys, iwasan nyo yung palaging basa. Mas maganda talaga yung tuyo sila. So ipakita ko sa inyo uli. Makita nyo yung napaka sigla nila. O ayan, kita nyo na tuyong tuyo sila. Ayan o. So tuyo sila. Wala kang makitang basa. Ayan. So ano lang to guys, yung kulungan ko, pang ano lang to, pang hanggang 1 buwan lang. At saka ano pala guys, i-share ko sa inyo yung starter na yung pinapakain na starter. Bali ang kanilang dumi noon ay mabaho. So mabaho pa talaga, kailangan nyo lang
lagyan lagi ng rice hull yung ilalim. Pero kapag kayo ay nag-grower na, hindi na maamoy yung kanyang dumi. So sa pagkain yun guys, sa pagkain pala nanggagaling. So yan, simple lang yung kulungan ko. Pang isang daan, 100 mahigit. So kaya dito 130 to 150 na hanggang isang buwan. Kasi magkakaroon na sila ng pagsisikip dito kapag lumalaki sila. So yun lang guys, sana may natutunan kayo dun sa akin dahil ako mismo ay gumawa lahat ng pag-aaral nito. So sarili kong pag-aaral. So sino bang nakagawa ng mga incubator dyan na sila lang gumawa, sila lang mag-isa? So ako nagawa ko yun, ako lang mag-isa. At mura pa. So yung 3,200 ko pala na incubator ay gumastos lang ako ng 12,000 pesos. At yung kulungan ko ganun din. Ako rin ang gumawa. Okay? So sana may natutunan kayo dun sa aking mga sinabi tungkol sa pag-alaga ng itik. So sa mga mahilig mag-alaga ng itik. At yun lang, dun lang tayo. At bye-bye na. At mag-ingat tayong lahat. Happy farming sa lahat. So nakita nyo yan. Ayan yung aking background. Bye-bye.